Praise God po. Salamat sa Panginoon. At this point, meron po tayong 60 shares na po. At alam nating yan po ay tataas pa. At meron tayong 116 na active viewers at this point. So salamat sa ating Panginoon, mga kapatid. Tayo po ay magsisimula na naman sa panibagong episode. Ano po, isang linggo na naman by God's grace kung buhay pa po tayo. Ano po, itong linggong ito ay commitment natin na magturo ng salita ng Diyos at hangad po natin ang mga tagapakinig po natin nationwide ay unti-unti pong ma-stretch ang kanila pong theology, ang kanilang biblical mindset, ang kanila pong paglilingkod sa Diyos ay ma-elevate natin at makilala po nila ang triune God at makaparticipate po sila sa divine nature ni Lord at makatulong sila sa mga local church na kanilang kinaaaniban. Napaka parang ano eh, ang ating purpose dito talagang multifaceted. Okay, parang ano, may parang Bible study itong ginagawa natin at the same time para ding Bible school on air. At talaga pong napakaraming purpose si Lord na ginagawa sa atin pong online program na ito. Salamat po sa Diyos. Okay po, so ngayon pong gabi ang atin pong magiging pag-aaral ay makikita po natin sa Acts chapter 15, ano po, verses 1 to 20. Ayun po, ganyan, yan po ang magiging pag-aaral natin. Okay po, so ito po ay 20 verses at gusto ko lang basahin po yung ano, verses 1 to 5 para lang hindi naman tayo ma-zero, pero hindi ko na po muna babasahin ang lahat. Medyo mahaba para makatipid pa po tayo ng oras, pero later ay babalikan ko rin sila dahil nandun po yung mga supporting verses sa aking mga ituturo ngayong gabi. Pero basahin ko po yung verses 1 to 6 muna. Okay, ganito po nakasulat. Certain people came down from Judea to Antioch and were teaching the believers. So kung inyo pong matatandaan ang tinuturo ko sa inyo lately, yung Antioch, ito po ay nasa Syria. Ano, kaya mong ipakita yon? Yung Antioch ay nasa Syria. At ito po yung tinatawag nating ano eh, second main headquarters po ng Christianity. Alam po natin na ang Antioch, ang mga Christians po dyan ay nanggaling po sa Jerusalem Church. Nang magkaroon po sila ng matinding pag-uusig, nakarating po ang mga Christians hanggang sa Antioch. At ang Antioch po ay naging powerful na lugar, naging kilala masyado. At in fact, mga kapatid, sa ating pag-aaral, ang Antioch sa Syria, diyan nagsimula ang first missionary journey ni Apostle Paul and Apostle Barnabas. So yan po. Kaya ngayong gabi ay doon tayo magsisimula. Basahin ko lang ha, para medyo ma-refresh tayo. Sabi ng verse 1, certain people came down from Judea. So yung Judea is dito po sa bandang Israel. At ang sabi po dyan ay certain people came down from Judea to Antioch. Ayan na po, pumunta sila sa Antioch and were teaching the believers. Medyo may dala po silang ibang turo, ang sabi ng Bible, unless you are circumcised, according to the custom taught by Moses, you cannot be saved. Medyo mabigat po yan dahil ang pinag-uusapan na po ay salvation at ang turo po ng mga lalaking ito na galing sa Judea, maliban na kayo ay matuli, hindi kayo maliligtas. So kinukonect nila ang salvation sa circumcision. Ang sabi ng verse 2, this brought Paul and Barnabas into sharp dispute and debate with them. So nakipagdebate si Pablo at saka si Barnabas. At ang ginamit na salita ay sharp dispute. So hindi lang basta debate, mga kapatid, sharp, matatalas na argumento at debate ang nangyari. Meaning, alam nila Pablo at Barnabas na mali ang turo na yon, kaya nakipagtunggali sila theologically. Hindi naman ito away na physical, ito ay theological debate.
At ang sabi po dyan, so Paul and Barnabas were appointed along with some other believers to go up to Jerusalem to see the apostles and elders about this question. So hindi po sinasabi dito kung sila'y nanalo o natalo sa debate, pero nakipaglaban po si Paul at si Barnabas at ang ginamit nga ay sharp dispute. Okay, pagkatapos dito, sinasabi ng Bible na inappoint ng church si Pablo at Barnabas at ilan pang mga believers na pumunta ng Jerusalem, ito na po yung main church, para makipagkita sa mga apostles, okay, yung original, at mga elders para pag-usapan yung question na yon. At sapagkat sinasabi ng mga nagtuturo na dumating sa Antioch na maliban na kayo ay matuli, you cannot be saved. Pagdating sa verse 3, the church sent them on their way. Yung church ng Antioch, pinadala sila. And as they traveled through Phoenicia and Samaria, they told how the Gentiles had been converted. This news made all the believers very glad. So ipinapakita rito na habang sila po'y naglalakbay papunta po sa Jerusalem, ay may mga, ang aking idea dito, dumadaan po sila sa ilang mga kapatiran at sinasabi ang patungkol po sa conversion po ng mga Gentiles. Sapagkat alam nyo naman, sabi ko nga sa inyo dati pa, na ang conversion po ng mga Gentiles, yan po ay bagong-bagong idea para sa kanila. Pero alam naman natin na yan naman ay plano na ng Diyos noon pa man, pero tatandaan po natin na ang God's will ay staging, progressive po ang revelation. Ang mga enlightenment at ang mga pag-realize ng mga prophecy ng ating Panginoon. At ang sabi nito, this news made all the believers very glad. Natuwa po yung mga tao dun po sa balitang iyon na ang mga Gentiles ay kasama pala sa salvation. And when they came to Jerusalem, ayan, dumating na po sila, they were welcomed by the church. Okay, tinanggap sila ng simbahan at ng mga apostles at ng mga elders to whom they reported everything God had done through them. So, normal naman ito, bahagi ito ng pagkikita, pagbibigay nila ng report sa lahat ng mga ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila. Verse 5, then some of the believers who belonged to the party of the Pharisees stood up and said, the Gentiles must be circumcised and required to keep the law of Moses. The apostles and elders met to consider this question. So mga kapatid, makikita po natin ang sitwasyon dito na ang problema ay ang problemang daladala po nila Pablo sa Jerusalem Church ay the same problem pala sa Jerusalem Church. Sapagkat meron din pala doon isang grupo, isang party ng mga Pharisees na tumayo at nagsabi, the Gentiles must be circumcised and required to keep the law of Moses. And the apostles and elders met to consider this question. So mga kapatid, ang gusto ko lang sabihin sa inyo ngayong gabing ito sa aking pagpapasimula ay ang dalawang senaryo. May senaryo po sa Antioch Church. Okay po, at ang senaryo po sa Antioch Church ay may dumating nga po na mga nagtuturo ng ibang turo. Ang kanilang turo ay ganito, unless you are circumcised according to the custom taught by Moses, you cannot be saved. At nakipag-argumento sila Pablo. So ang nangyari, pinadala sila ng church sa Jerusalem, pagdating doon, yun din pala ang problema. Dahil meron tinatawag na party of the Pharisees na tumayo at nagsabi, the Gentiles, sabi nila, must be circumcised. At dapat silang i-require na dapat nilang sundin ang mga batas ni Moses. At dahil dito, ang mga apostles, and I assume pati sila Pablo at Barnabas and the elders, met to consider this question.
Dito ako nagmumula, mga kapatid, kaya ang aking pong tema ngayong gabi, pinamagatan ko po na Biblical Salvation, Biblical Salvation demands standard requirements, the ultimate. So mga kapatid, marahil ay nagigets nyo na ang aking pong tatalakayin, pero bantayan nyo po ang detalye dahil magaganda po ang detalye, particularly ang mga ipapahayag ni Pedro dito po sa passage na ito. Pero balikan ko lang ang aking tema. Ako po'y nagmumula, yung pinaka-gist ko po ay ganito, Biblical Salvation demands standard requirements. Ang punto ko dito, mga kapatid, ay kapag pinag-usapan ang espiritual at biblical na kaligtasan, kapag sinabi natin kaligtasan, hindi po ito kaligtasan sa COVID, hindi ito kaligtasan sa problema, karamdaman o poverty. Kapag pinag-usapan po natin ang kaligtasan, ang ibig kong sabihin ay kaligtasan ng ating kaluluwa sa dagat-dagatang apoy, kaligtasan ng ating kaluluwa sa galit ng Diyos dahil sa ating kasalanan, kaligtasan ng ating kaluluwa sa penalty and consequences of sin. Yan po ang pinakamabigat na dahilan kung bakit lagi tayong nangangaral ng salita ng Diyos. Kahit tamaan ka ng COVID, namatay ka, okay lang kung pupunta ka sa langit. Ang mahirap nun, kung tinamaan ka na ng COVID, pagkatapos, napunta ka pa rin sa impyerno. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, ito po yung aming advocacy na ang pinakamataas na kailangan ng tao ay hindi po ang kaligtasan sa COVID, kundi ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Kasi ganito po yun, kahit na tayo po ay maligtas sa COVID, mamamatay pa rin po tayo. Matapos nating kamatayan, ng ating kamatayan, we will face judgment. Yun po yung pinakamabigat. So mga kapatiran, mahalaga po ang pag-aaral na ito. So pakinggan lang po natin ang aking pong mga ituturo. Kumbaga sa magpapagupit, sana po ay huwag tayong malikot. Ano po? At nang tayo po ay magupitan ng maayos. Okay po? So, ang akin pong question ngayong gabi, pinamagatan ko po na how did Peter and James standardize the biblical salvation? Paano in-standardize ni Pedro at ni James ang biblical na salvation? Mga kapatid, ginamitan ko po ng adjective ang ating topic na biblical salvation. Hindi lang basta salvation, kaya pinag-usapan, ang ituturo ko po sa inyo ay biblical salvation. Mahalaga po ito kasi nga po dinidefine ko na ang kaligtasan na atin pong ituturo at pinaka main goal natin araw-araw sa preaching na ito ay tungkol sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Yan po yung biblical salvation. Ngayon, alam natin na nagkaroon po ng problema sa Antioch. Tapos pagpunta nila dun sa Israel, yun din pala ang problema. May mga nagtuturo ng na iba ang way ng salvation. Sabi nila dun sa verse 1, unless you are circumcised. Maliban na kayo ay matuli, hindi kayo maliligtas. So parang makikita po natin na mabigat po yung formula na dinadala ng mga taong ito sa Antioch. Kaya makikita natin si Pablo, talagang nakipag-debate po siya para ipagtanggol ang katotohanan at maprotektahan ang purity ng salvation, ang purity ng ng kaligtasan o ng formula ng kaligtasan. At ma-preserve ang purity ng Church of Antioch. Sapagkat kung hindi sila magsasalita, ay baka madaya ang mga tao at maniwala na kapag pinag-usapan ng biblical salvation ay related sa tinatawag na circumcision o sa ating panahon ay good works. So may senaryo sa Antioch, pero may senaryo din po sa Jerusalem. Okay po, kaya ngayong gabi ay ipapaliwanag ko po sa inyo sa liwanag ng scripture na iba po ang biblical salvation.
ang biblical salvation po natin ay talagang may tinatawag na standard. Meron pong standard requirement. Okay, number one, mga kapatid. Peter gave his theological beat as a standard. Alam niyo po, mga kapatid, yung sinasabi nating kumpas, di po ba? Alam niyo po yung kumpas, di ba, ng mga musicians, mga kapatid, yung nagpapatakbo ng isang orkestra, yun po yung sinusundan eh, yun po yung standard. So mga kapatid, ngayong gabi, gusto kong ipaliwanag sa inyo ang kumpas ni Pedro. Kung paano niyang ipinakita ng kaligtasan ay hindi ganyan. Walang kinalaman ang circumcision pagdating sa biblical salvation. Unang ipinakita ni Pablo, mga kapatid, ni Pedro, salvation is an act of God's choice and prerogative. Verse 7 po yan. Okay, sabi ko sa inyo kanina, hindi ko nababasahin yung verses 7 to 20 dahil pupuntahan ko rin naman, kaya eto na po tayo. Pinakita ko lang sa inyo ang scenario, verses 1 to 6. Ito ang sabi ni Pedro. After much discussion, Peter got up and addressed them, brothers. You know that some time ago, God made a choice among you that the Gentiles might hear from my lips the message of the gospel and believe. So mga kapatid, tumayo po si Pedro at lumalabas talaga na si Pedro ay isang leader. Isa po siyang, siya po yung leader ng Jerusalem Church sapagkat siya ang tumayo. At ang pinapaliwanag niya dito, sabi niya, mga kapatid, you know that some time ago, God made a choice and Diyos ay pumili among you that the Gentiles might hear from my lips the message of the gospel and believe. Ang tinutukoy niya dito na Gentiles ay ang family po ni Cornelius. So ni-remind sila. Ni-remind sila. Binigyan ni Pedro ng background ang problemang ito para mabigyan ng solusyon. At ang gusto kong ipakita sa inyo, mga kapatid, dito, when it comes to salvation, ito'y isang gawa ng Diyos. Ito'y pagpili ng Diyos. Ito'y prerogative ng Diyos. Tingnan niyo, mga kapatid, ang sabi ni Pedro, maliwanag. Brothers, you know that some time ago, God made a choice. Yun ang word na ginamit. Ang Diyos ay gumawa ng choice. Desisyon. Among you that the Gentiles, na ang mga Gentiles ay makakarinig din mula sa bibig ko ng mensahe ng Ebanghelyo, hindi lang yun, hindi lang sila makikinig at maniniwala. So yan po, mga kapatid. So ang salvation pala, mga kapatid, ay God's choice. Yan po ang unang standard. Hindi po pala tayo ang pumipili. Ang Diyos pala ang pumili. Ang mga Gentiles na yon, mga kapatid, ay hindi pumili. Sila po ay recipient ng pagpili ng Diyos. In fact, kung titignan niyo po si Cornelius, dinatnan lang siya ng enlightenment. Dinatnan lang siya ng vision. Siya po ay recipient. Binigyan siya ng Diyos ng vision, binigyan siya ng enlightenment. Ang Diyos naman ay pwedeng kumilos sa kanya, pwedeng hindi. So makikita natin na yun po ay choice ng Panginoon. Pangalawa, salvation was assured and sealed when the Holy Spirit was given to the Gentiles as a sign of acceptance. Yan po yung makikita natin sa verse 8. Anong sabi ng verse 8? God who knows the heart showed that He accepted them. Tinutukoy yung them, tinutukoy ang mga Gentiles by giving the Holy Spirit to them just as He did to us. So mga kapatid, sinasabi dito na ang Diyos na nakakaalam ng puso, ipinakita niya ang pag-accept sa mga Gentiles sa pagbibigay ng Holy Spirit. Kaya nga sinasabi ko sa inyo nung una na ang pagbibigay ng Diyos ng Holy Spirit sa mga Gentiles ay sinyales na talagang yun na mga Gentiles na ito ay tinanggap ng ating Panginoon. Alam nyo, kahit sila'y maniwala, sabi natin humanly magsisi, mag-iyakan sila, lumapit sila kay Pedro,
Kung wala talaga yung sealing, wala yung Holy Spirit na bababa at hindi sila mag-i-speak in tongues, ay hindi po talaga yun magiging questionable ang kanilang kaligtasan. At ang sabi ni Pedro, mga kapatid, ay ganito. Kung paanong ibinigay ang Holy Spirit, katulad ng ginawa ng Diyos sa atin. So talagang equal footing sila sa experience na yan. When it comes to spiritual experience, anuman ang na-experience ng mga Jews, Jewish people, ay particularly ang grupo ng mga disciples, apostles, ganun din ang naranasan ng pamilya ni Cornelius at ng kanyang mga kamag-anak. Pangatlo, mga kapatid, salvation is guaranteed because this is the grace of Jesus Christ. Verse 11, ang sabi ng verse 11, no, we believe that it is through the grace of our Lord Jesus that we are saved just as they are. Alam natin na dahil sa biyaya ni Jesucristo, kaya tayo naligtas. Kagaya rin naman nila. So mga kapatid, ang pinag-uusapan talaga sa passage na ito ay kaligtasan. Huling-huli po siya ng ating tema. Di ba ang ating pinag-uusapan ay biblical salvation? Kapag pinag-usapan ng biblical salvation, mga kapatid, klarong-klaro dito na talagang ito po yung standard. Kaya nga, dahil sa mga sinasabing ito ni Pedro, lumalabas, masyadong tabu ang sinasabi sa verse 1. Ano sabi sa verse 1? Unless you are circumcised, you cannot be saved. Tabu ang verse 5 na sinasabi na sabi ng party ng mga Pharisees, the Gentiles must be circumcised and required to keep the law of Moses. So mga kapatid, may problema sa Antioch, pinasok ng mga maling doktrina, may problema din ang Jerusalem Church sapagkat among them ay may ganun pa rin pala silang perspective. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, kung pinag-uusapan natin ay biblical standard or biblical salvation, kung biblical salvation lang, huwag yung Roman Catholic salvation, Iglesia ni Cristo salvation, dating daan salvation. Huwag ganun. O kaya ay Islamic salvation. Kung ang pag-uusapan natin ay yung salvation po ng mga religious groups na to, ay talagang maraming add-ons, maraming dagdag, unless this, na unless that, unless you do that. Pero kung pag-uusapan lang natin, i-confine lang natin yung sarili natin sa biblical salvation. Tatlo lang ang nakikita ko dito. Ang salvation is an act of God's choice. Kilos ng Diyos yan, pagpili ng Diyos yan. Pangalawa, kailangan mo ng Holy Spirit bilang sign, bilang sinyales. Pangatlo, kinakailangan natanggapin mo ito dahil sa biyaya ng ating Panginoong Hesukristo. So tatlo po, mga kapatid. Pagpili, Holy Spirit, at biyaya ni Jesus Christ. Yan po, mga kapatid, ay matatawag kong standard. Kaya yung sinasabi nila na unless you are circumcised, mga kapatid, lumalabas. Daya na po yan. Dagdag na po yan. Alam nyo po, may mga churches ngayong panahong ito, para maligtas ka, magmimiembro ka, ay tabu yan. Bawal yan. Kinakailangan magbigay ka ng maraming pera, tabu yan. Kinakailangan ay magpabaptize ka, tabu yan. Kinakailangan ikaw ay, marami silang requirements. Mga damit, mga hikaw, mga kasuotan, yan po, isinasali nila yan. Puro good works yan. Yan ang katumbas ng circumcision sa panahon natin. Kaya mga kapatid, saan ka pa? Alam nyo, ito po ang akin pong itinuturo mula sa Bible. Pinili ka ng Diyos. Yun po ang sinasabi dito. Binigyan ka ng Diyos ng Holy Spirit bilang selyo. Yun ang sabi dito. Yang ang kaligtasan mo ay biyaya lang, regalo lang. The rest are add-ons. So mga kapatid, alam ko na ang itinuturo kong ito sa atin ay hindi popular. In fact, marami tayong nababangga. Pero wala tayong
Wala tayong ano doon, wala tayong business sa kanilang simbahan. Kung iba tinuturo ko sa RC, wala akong ano doon, business sa kanila. Dahil tinuturo ko ay what is biblical salvation. I'm not talking about the Roman Catholic salvation. I'm not talking about Iglesia ni Cristo salvation. What I am talking about is what is biblical salvation. At kung biblical lamang ang pag-uusapan natin. Yan po ang nakikita ko. Pangalawa mga kapatid, James gave his theological assist to Peter's theological beat. Si James ay nagbigay ng assistance, ng assist sa theological dun sa kumpas na yung sa kumpas ni Pedro na may kinalaman sa kaligtasan o sa theology niya when pagdating sa salvation. Mga kapatid, ang sabi, kaya nga sabi ni James, mga kapatid, by the way, who is James? Si James po, mga kapatid, ito po ang brother ni Jesus Christ sa laman. Ang unang James na kasama sa 12 disciples ay pinatay na po. Remember, napag-aralan na po natin yan. Yan ang unang-unang pinatay po dito po sa Book of Acts. Itong James na ito is the brother of Jesus. At alam niyo ba itong James na ito, ito rin po yung gumawa ng Book of James, ng practical Christianity na Book of James. At ano sinasabi ni James na ito, mga kapatid? Ang sabi niya sa verses 12 to 14, makikita natin na ang salvation ay dahil sa intervention ng Diyos. So talagang makikita natin, pareho sila ng tayo ni Pedro. Sinasabi ni Pedro na ang salvation is an act of God's choice. Ganun din ang assist na ginawa nitong si James. Ang sabi ng verse 12, tingnan niyo po, isa-isahin natin. Ang sabi dito sa verse 11 muna, "No, we believe it is through the grace of our Lord Jesus that we are saved, that we are saved just as they are." Okay. Verse 12 pala mga kapatid. Pakinggan niyo po yung verse 12. "The whole assembly became silent as they listened to Barnabas and Paul telling about the signs and wonders God had done among the Gentiles through them." Gusto ko lang pansinin niyo mga kapatid yung verse 12, parang nag-segue. 'Di ba? Ang nagsasalita po sa verse 10 ay si Peter. Si Peter ay nagsasalita tungkol sa kaligtasan. Okay. Malalalim po ang sinasabi ni Peter dito sa verses 7 to 11. Malalalim po. Pero pagdating sa verse 12, nag-segue po. O, tingnan niyo po, "The whole assembly became silent." Noong una, akala ko naging silent sila dahil sa sinabi ni Pedro. Sa sinabi ni Pedro sa verses 7 to 11. Pero sila pala ay naging silent as they listened to Barnabas and Paul telling about the signs and wonders God had done among the Gentiles through them. Diba sa verses 7 to 11, malalalim ang tinuturo ni Pedro? Pero pagdating sa verse 12, parang bigla silang nanahimik, hindi dahil sa sinabi ni Pedro, kundi dahil sa mga sinasabi ni Paul at ni Barnabas tungkol sa mga signs and wonders na ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila. Pero pagdating sa verse 13, mga kapatid, sabi rito sa verse 13, nagsalita po si James at ang sabi niya, ibinalik niya ang discussion hindi doon sa signs and wonders na ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Paul at ni Barnabas, kundi sa mga sinasabing katotohanan ni Pedro sa verses 7 to 11. Kaya nga ang tawag ko dito ay James gave his theological assist to Peter particularly. At ang sabi niya sa verse 13 ay ganito, "When they finished, James spoke up." Ito na po si James, nagsalita siya. "Brothers," he said, "listen to me. Simon has described to us how God first intervened to choose a people for his name from the Gentiles." Ang sabi ni James, Simon, pinaliwanag niya sa atin, dinescribe niya sa atin kung papaanong ang Diyos ay nag-interfere o nag-intervene upang pumili siya ng mga tao para sa kanyang pangalan mula sa mga Gentiles. Kaya ang tawag ko dito ay theological assist. Binigyan niya ng assistance si Pedro sapagkat ang itinuturo ni Pedro ay ang kaligtasan ay
sa pamamagitan ng pagpili ng Diyos, ang kaligtasan ay act of God, ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng Holy Spirit, at ang kaligtasan ay dahil sa biyaya ni Jesus Christ. At nagbigay siya ng assistance, sabi niya, yes, ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng intervention ng Panginoon. Hindi sa pamamagitan ng circumcision. Ipinapakita pa ni James, mga kapatid, na ang kaligtasan ay na sinasabi ni Pedro ay related or in agreement with the prophet's teaching. Pinalawak ni James, mga kapatid, ang itinuturo ni Pedro. Kaya ang tawag ko dito ay theological assist. At sinasabi niya na ang salvation na tinutukoy ni Pedro ay in agreement with the prophet's teaching, verses 15 to 18. Ang sabi po ng 15, mga kapatid, baka hindi niyo pa ito napansin, hayaan niyo, nabasahin ko po ito at pagtiyagaan niyo po ito. Ang sabi rito, the words of the prophets are in agreement with this. Ang mga salita ng mga propeta ay nag-a-agree sa sinasabing ito ni Pedro. Bakit? Ano ba ang sinasabi ng mga prophets? Ang sabi po dito ay ganito. After this, I will return and rebuild David's fallen tent. Mga kapatid, tingnan nyo mabuti yung aspect na yun. After this, ang sabi ng mga prophet, sa ito pong prophet na ito, si prophet Amos chapter 9. After this, I will return and rebuild David's fallen tent. Tingnan nyo pong maigi yun. Ako'y babalik, ang sabi ng Panginoon, at itatayo ko ang bumagsak na tent ni David. Alam niyo mga kapatid, meron po ako nakasamang pastor, siguro mga 25 years ago, na ito ang kanyang ministry. Ang kanyang ministry, lagi niyang sinasabi, to rebuild David's fallen tent. Pero pag pinag-aralan niyo mga kapatid, yung David's fallen tent na ito, ay may kinalaman kay Jesus Christ. Na talagang si Jesus Christ ang magtatayo ng bumagsak yung natapos na kaharian ni David. Kaya nga sinasabing si Jesus Christ ay Davidic, mula sa Davidic covenant, mula sa siya po yung anak ni David at siya ang nagtayo ng David's fallen tent. At ang sabi nga dito ay ganito, its ruins I will rebuild and I will restore it. At totoo po yan, na itayo ng Panginoong Hesukristo, na itatag ni Jesus Christ, na i-restore ni Jesus Christ ang David's fallen tent. At ang sabi pa dyan, mga kapatid, that the rest of mankind may seek the Lord, even the Gentiles who bear my name. Ayan. So makikita po natin sa verse 17 that the rest of mankind, humanity, hindi lamang talaga Jewish people ang maliligtas, the rest of mankind may seek the Lord. At talagang inelaborate na, even all the Gentiles who bear my name, says the Lord. So mga kapatid, talagang kahit sa Amos pa lang, chapter 9, sa Old Testament pa lang, ay talagang nakahula na ang pananampalataya ng mga Gentiles. Ang problema ay ganito, mga kapatid. Nang tanggapin na po ng ma-execute na ng Panginoon ang kaligtasan ng mga Gentiles, ito mga Jewish people, parang gusto pa silang pahirapan. Yun po ang nangyayari. Parang makikita po natin na may pride pa rin sila. Parang dapat yung faith alone, yung Jesus alone ay sa atin lang. Pero itong mga Gentiles na to, ay dapat mahirapan pa rin. Kaya mga kapatid, ang aking tema ay standard requirement. Meron lamang standard requirement. Lumalabas mga kapatid, yung requirement ng kaligtasan sa mga Jewish people at yung requirement ng kaligtasan sa mga Gentiles, kahit na sila ay matatawag na mga parang mga salimpusa, isa lang ang requirement. At ang requirement, pinili sila ng Diyos, binigyan sila ng Holy Spirit, at binigyan sila ng biyaya sa pamamagitan ni Jesus Christ. Yun lang naman.
wala na pong iba. Walang add-ons, mga kapatid. So, kaya nga sabi ni James, in relation to this, ang sabi niya, this is my judgment. Don't make it difficult to our Gentile brothers na mahirapan sila. Ang sabi niya sa verse 19, it is my judgment, therefore, that we should not make it difficult for the Gentiles who are turning to God. Pero kasi lumalabas sa kanilang meeting, parang gustong pahirapan ng mga Jewish people ang mga Gentiles. Meron pa rin silang pride. Pero mga kapatid, hindi pwede yung pride-pride. Kinakailangan ma-standardize ang kaligtasan. Kaya mga kapatid, ngayong gabi, napakaganda ng tinuturo sa atin ng Holy Spirit. Napakaganda ng tinuturo sa atin ng Bible na ito, ng ating Bible study na ito. Ngayong gabi, hindi ito basic. Ito mga kapatid, ito yung supreme na katotohanan. Dahil naniniwala ako, marami pa rin tayong kasamahan na may tangan-tangan na ganitong paniniwala. Na para maligtas, ay dapat siya magpabaptize. Para maligtas, magbibigay siya ng maraming pera. Dapat siya maligtas, para siya maligtas, magpapamiembro. Mga kapatid, wala yan dito. Yan po ay mga add-ons. At matatawag din po nating non-gospel teaching, or that's not the gospel of Jesus Christ. Matatawag din natin yung demonic kasi dagdag yan eh. Maliwanag ang sinasabi dito. Ang sabi ng mga dumating na galing sa Judea na pumunta sa Antioch, unless maliba, grabe po, maliba na kayo ay ma-circumcise. Kumbaga sa panahon natin, maliba na kayo ay mabaptize, hindi kayo maliligtas. Maliba na kayo magpamiembro, hindi kayo maliligtas. Wala pong requirement na ganyan. Sinisira natin yan sa ating grupo, sa ating simbahan, sa simbahan ni Jesus Christ. Tinatanggal natin yan. Yan po'y irrelevant pagdating sa kaligtasan. Kailangan mo lang ng tatlong ito. Pinili ka ng Diyos, hindi ka pumili sa Diyos. Pangalawa, may Holy Spirit ka ba? Pangatlo, yan ba'y kinikilala mong biyaya ni Jesus Christ? Pag nagkaroon ka na ng kaligtasan, dun ka palang gagawa ng mabubuting gawa. Kinakailangan kang magkaroon ng local church. Kinakailangan kang magbigay. Kinakailangan kang magpabaptize. Dahil ligtas ka na, hindi para maligtas. Matindi po ang turo na ito. Alam kong hindi ito popular at marami tayong binabangga. Pero pasensya na po sa mga tinatamaang mga churches. Ako po'y narito, hindi niyo ako tagapagsalita. Hindi ako tagapagsalita ng RC. Hindi ako tagapagsalita ng komunista. Hindi ako tagapagsalita ng INC. Ako po'y tagapagsalita ng Biblia. At yun ang aking main business. Hindi ako pwedeng lumabas, mga kapatid. Ako po ay nasa, ang aking pong mandate ay verse by verse na pag-aaral. At tatamaan kahit na kami, kahit na ako, kahit ang simbahan namin, kinakailangan tayong umayos. Kinakailangan tayong po maiayos ang ating paniniwala at dapat tayong nakatingin lang kay Lord. At ang sabi niya, it is my judgment, huwag silang pahirapan at sulatan silang, lumaya sila sa mga seryosong kasalanan kagaya ng pag-abstain mula sa pagkain na polluted ng idols, mula sa sexual immorality, mula sa pagkain yung pumbinigti at sa mga blood. Usapin po yan sa panahon natin. Alam nyo, sarap i-discuss sana to. Wala lang akong masyadong panahon. Pero ito po yung kasi mga kapatid, maraming question dito eh. Ano yung strangled na yan na animals? Yan ba'y, ang tawag, ang iba po ang interpretation dyan, yan po ay balot. Na hindi raw tayo dapat kumain ng balot. Pero tatandaan po natin, context lang, ang pinag-uusapan dito ay yung mga Gentiles sa panahon na yun. Mga kapatiran. So mga kapatid, pinapaiwas sila doon. Pinapaiwas sila sa mga bagay na ito, sa mga seryosong kasalanan na ito. Pero ang tanong, mawawala ba ang kaligtasan nila kapag ginawa nila ito, mga kapatid? Ako po'y naniniwala na hindi. Pero kinakailangan nilang iwasan ito kung sila ay talagang tunay na ligtas. Maraming discussion dito, mga kapatid. If you have questions, mga kapatid, please let me know. At sasagutin po natin yan one by one, point by point. Let me give you my summary. Ito pong theological problems na ito na nag-arise sa Antioch ay dinala sa kanilang main church.
Pero nakita natin na maging doon sa veteran church, ay problema din po nila. Pero salamat din sa sitwasyong yon, dahil doon ay ginamit ng Holy Spirit si Pedro para i-standardize, mga kapatid, ang turo at aral na may kinalaman sa kaligtasan. So I'll give you tonight my recommendations. Number one, don't complicate salvation. Huwag niyong i-complicate. It's a free gift, mga kapatid. Jesus is good. Alam niyo, sabi ng Bible, simply, for God so loved the world that He gave His one and only Son, but whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Nasaan dun ang good works? Ang sinasabi dun, mahal ng Diyos ang sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sasampalataya sa kanya, sasampalataya, maniniwala, ay hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Nasaan dun ang baptism? Nasaan dun ang good works? Nasaan dun ang church membership? Nasaan dun ang giving? Alam niyo, mga kapatid, yun po ay mahalagang isettle natin sa ating puso. Kaya nga ang aking unang recommendation, never ever complicate salvation or biblical salvation. Huwag i-complicate ang biblical salvation. Yan po'y regalo. Kaya nga regalo. Mabuti ang Diyos, mga kapatid. Ngayon, gusto ko lang i-set up ng maayos sa matapos nating makaranas ng tunay biblical na kaligtasan, good works follows. Andiyan na ang pagbibigay, andiyan na ang prayer, andiyan na ang making disciples, andiyan na ang local membership, andiyan na ang fellowship every Sunday, andiyan na ang pagbibigay, andiyan na ang pagsisisi araw-araw, andiyan na ang prayer, andiyan na po. Dahil ikaw ay ligtas, dahil ang ligtas ay gumagawa nito. Paano pa, Sir Jim, yung mga hindi gumagawa nito? Questionable ang kaligtasan. Dahil, mga kapatid, ang kaligtasan ay may bunga. Nagbubunga po yan ng mabuting gawa. Kaya patunayan mong ligtas ka. Gawa ka ng mabuti, gawin mo yung utos ni Kristo dahil yun ang patunay na ikay ligtas. So mga kapatid, Romans 5:8, but God demonstrated His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Paano ipinakita ni Lord ang kanyang pag-ibig sa akin at sa iyo? Nung tayo makasalanan pa, Christ died for us. Sino ang namatay? Si Kristo. Religion ba? Hindi. Yung church ba? Hindi. Si Virgin Mary ba? Hindi. Yung Papa ba? Hindi. Si Christ ang namatay para sa atin. Kaya yun ang tatanggapin natin. Tapos na po ang trabaho ng kaligtasan. Tapos na po ang lahat ng requirements. Si Christ lang ang nakagawa po ng total requirements para tayo maligtas. Kaya si Christ lang ang kailangan po natin. Kaya dikit kay Lord. Sambahin si Lord. Tanggapin si Lord. Katabi mo si Lord. Kausapin mo si Lord. Sundin mo si Lord, mahalin mo si Lord. Basta si Lord, Lord lang, araw-araw, gabi-gabi, maya't maya, si Lord lang. Siya ang relihiyon mo. Siya ang Diyos mo. Yun po ang ibig sabihin ng kaligtasan. Yun ang ibig sabihin ng huwag niyong i-complicate. Kapag sumusunod ka na sa Kanya, madali nang sumunod. Sabi ni Lord, binulungan ka ni Lord sa iyong puso, sa iyong isip, nabasa mo sa Bible. O pabautismo ka, yes Lord. Pag sinabi ni Jesus Christ, o magsimba ka sa Linggo, yes Lord! Kahit may COVID, yes Lord! Sagot kita, yes Lord! O ibigay mo to sa church, yes Lord! Yun na po ang kaligtasan. Doon mo makikita ang taong ligtas. Alipin ni Jesus Cristo. Kumbaga sa sasakyan, hindi ikaw yung conductor, siya yung driver. Pangalawa, no add-ons please. Ang sabi ng Ephesians 2:8, it is by grace you have been saved through faith and this is not from yourselves. Isa-isahin natin, it is by grace you have been saved. O biyaya ka lang, biyaya kaya ka naligtas. Through faith, yung faith na yun ay bigay din ni Jesus Christ sa atin para tayo maligtas, para ma-exercise mo at magawa mo yung requirement na sa, yan ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay galing pa rin sa Diyos. Regalo din ng Diyos yan. Ayan ang sabi, this is not from yourselves. It is what? The gift of God.
not by works, so that no one can boast. So hindi yan talaga membership, hindi yan religion, hindi yan mabuting gawa. Yan ang sinasabi, tabu ang lahat ng yon. Jesus is enough. Siya lang, yan ang tinatawag kong biblical salvation. Yan ang tinuturo natin ngayong gabi. Wala tayong pakialam sa ibang salvation. Ang tinuturo ni Pastor Jim is what is biblical salvation. At yan po ang yan po ang dapat nating maintindihan. The last but not the least, serve God with great joy as if you found a great treasure. Ngayong gabi, naintindihan mo to, naalaman mo to, ito po sana ang suggestion ko, dagdagan naman natin ng kaunting gigil, yung paglilingkod kay Lord. Nakuha ko yan kay Pastor Rodel kahapon eh. Dagdagan natin ng kaunting gigil yung paglilingkod, yung passionate ba? Yung talagang para kang nakakita ng dakilang kayamanan dahil sa ating Panginoon. Mga kapatiran, huwag yung malamig. Yung talagang alam niyo yung tumama sa loto na milyon-milyon. Yung taong naging tagapagmana ng libo-libong ektarya ng lupa na super saya. Mga kapatid, higit pa dyan ang ating tinatamasa kung naiintindihan mo to. Magbabago ka talaga. Ito yung mindset na ilagay natin sa ating puso. Imagine, ngayon ko lang naintindihan yung biblical salvation na yon na sinasabi ng Bible. Dati pala ang alam ko ay RC salvation, INC way of salvation, Islam way of salvation. Ito pala ang biblical. Tama na huli ni Pastor Jim yung tema. Biblical salvation demands. What? Standard requirements. Yan lang po mga kapatid. So salamat po sa Panginoon. Konting gigil ha. Konting galaw-galaw tayo kay Lord dahil napaka-blessed po natin. Amen po. So manalangin po tayo sa ating pagtatapos, mga kapatid. Lord, salamat pong muli sa gabing ito, sa mensahe. Salamat sa salita. Salamat sa itinuro mo na naman sa amin ngayong unang araw ng isang linggo. Grabe po. Salamat, Panginoon, sa kahulugan ng biblical salvation. Salamat po. Salamat po, naging recipient kami. Pinili mo kami, kagaya ng pagpili mo kaila Cornelius. Nilagyan mo kami ng Holy Ghost, ng Holy Spirit, bilang tanda na accepted kami sa inyong kaharian, equal footing sa mga Jewish people. Wow! At kinikilala namin itong kaligtasang ito na regalo, biyaya ni Jesus Christ sa amin. Panginoon, salamat po. Mula ngayong gabi, sinusuko na po namin sa inyo ang ibang pinanghahawakan pa namin ng kaligtasan. Suko kami, Lord. Lord, gigil, Lord, kami sa paglilingkod sa inyo. Wala na itong tigilan, Lord. Lord, kumbaga sa pera, tiba-tiba kami dahil sa iyo, Lord. Grabe, Lord. Blessed na blessed kami, Lord. Salamat. Salamat, Lord. Itong katawang ito na galing sa lupa ay naging lalagyan ng Holy Spirit, naging lalagyan ng kaligtasan, naging lalagyan ng ginawa ni Jesus Christ. Oh, what an awesome God we have. Salamat po. Patawarin niyo kami sa aming kasalanan. Ibalik mo kami, Panginoon, sa tamang paglilingkod. Salamat, Lord. Salamat, Lord, sa gabing ito. Lord, be glorified. This Lord, our prayer. Collectively, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God po, mga kapatiran. So bago tayo maghiwa-hiwalay, mga kapatid, meron lang po tayong ilang announcements. Sa Sabado na po ay sisimulan na po ang ating online children ministry. Wow, yung ating Sunday school na nawala for a long, long days. A long, long time nawala po ang ating pong children ministry. Sa Sabado po ay meron na po tayong children ministry. Pinamagatan po nating stretch nang galing po tayo sa sa Proverbs 22 verse 6. Praise God! Ang nag-share ngayong gabi ay 120. At ang ating active, pinakamataas po nating active viewers for tonight is wabot po ng 166. Salamat po kay Lord! Mga kapatid, ganun din po sa ating Beyond Ministry. Continuously
we promote this ministry para naman ito sa mga kabataan. Alam nyo, natutuwa ako, unti-unti nabubuo yung perspective po ng inyong maliit na lingkod na meron na po tayong tropa na nakatutok sa mga bata. Meron tayong tropa na nakatutok naman sa mga kabataan. Wow! Praise God! Hallelujah! Salamat kay Lord. Nung linggo, nagkaroon ng meeting ang Beyond Ministry. Nire-evaluate nila ang kanilang talk show. At marami na pong sumali ng mga kabataan at talagang natutuwa po ako. Maraming ginagamit si Lord. Sa mga baguhan po natin, kung kayo po'y first time, second timer, hindi pa po kayo nag-aaral sa amin, mag-enroll kayo ngayong gabi. Yung pinag-aralan natin ngayong gabi, basic pa lang po yan. Yan po ay maliit pang topic. Maraming topics kami niready para sa inyo. Please enroll yourself. May bayad ba, Pastor Jim? Libreng-libre. Kami lang yung paaralan na libre magturo, mga kapatid. So please register yourself. Another important announcement ay nasa YouTube ko na po, YouTube channel, Jim Gustilo, ang atin pong topic last Friday, Final Blows, the last but not the least, performances. Kung hindi nyo yung narinig, please go to my YouTube and please mag-recruit po kayo ng mga meron ding YouTube na mag-subscribe po sa akin dahil syempre madadatnan po sila ng akin pong mga Bible preaching gabi-gabi. Imagine, isang linggo, limang Bible preachings ang matatanggap ng tao na yan. Salamat sa Panginoon. So mga kapatid, hanggang dito na lang po si Pastor Jim. Kung sino man sa atin ang gustong tumulong sa gawain ng Panginoon, kayo po ay bukas po ang City Bible Church. Ang sabi dyan, no one has ever become poor by giving. Bakit? Ibabalik ni Lord. Mas pagpapalain tayo ng ating Panginoon. So mga kapatid, hanggang dito na lang po si Pastor Jim. Kung sino man ang gustong tumulong, bukas po ang ating pintuan. Kung ayaw nyo naman, wala ho rin naman problema. Dahil ang sabi ng Biblia, God loves a cheerful giver. Yun po yung mahal ni Lord. So kung kayo po ay mabibigatan, medyo may murmuring tayo sa pagbibigay, please wag na po kayo magbibigay dahil hindi rin po yan kalugod-lugod kay Jesus Christ. Pero sa mga taong gusto mag-reciprocate, natuto, naghahanap ng expression, mga kapatid, salamat po, pwede kayong tumulong. Lalo na ngayon, kami po ay nagbibigay ng tulong sa Marikina. Okay, nung linggo ay nakapagpadala na po tayo ng mga relief goods at saka marami din po nagbigay ng mga brand new na long sleeves, brand new po, pera po, nagpatak-patak din po kami. Kung hindi ako nagkakamali, mahigit pong 10,000 ang naging patak-patak namin at nabigyan po namin yung mga pastor doon na talagang nilamon ng tubig ang kanilang mga bahay. So mga kapatid, ganyan lang po. Tulong-tulong tayo kung sino may crisis. Abot tayo ng konting tulong for the glory of God. So hanggang dito na lang po si Pastor Jim. Nag-extend po ako ng 4 minutes, pero walang hindi po yan sayang. Because the Bible said, the earth is the Lord's, including the time. That time is God's property. Amen po. Ginagamit natin yung Kanya para sa Kanya. Salamat po. So good night mga kapatid. Salamat sa inyong pakikinig. God bless. Pagpalain tayo ng Diyos, matulog tayo ng mahimbing, kasama natin si Lord at bukas pong muli ng gabi, mga kapatid. Magkita-kita tayo. Siyempre, kung buhay pa ako, kung buhay ka pa rin. Amen. Dahil 2 taon na mamatay kada segundo. Good night. God bless. Shalom.